Ano nga ba talagang ibig sabihin ng mga huling salita ng Panginoong Hesus bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Sa Bible at sa Jewish culture, ang number 7 ay napakahalaga at napaka-importanteng numero. At ito ay may malaking ibig sabihin at hindi siya basta-basta numero lang. Kung nagbabasa kayo ng Bible from Genesis to Revelation, mapapansin nyo doon maraming beses na mabanggit ang numero na 7. Halimbawa na lang, from the creation pa lang, makikita na natin doon na 7 days ginawa ng Diyos ang lahat-lahat. At sa pangpitong araw, doon siya nagpahinga. At kung babasahin natin yung Revelation, doon pa lang makikita natin sa dulo ng Bible, yung 7 letter to 7 churches. At kung babasahin pa natin, marami pa tayong makikitang numerong 7. Halimbawa na lang din dyan, yung 7 years of tribulation. At napakarami pang numero na 7 na makikita natin sa buong Bible. Kung titingnan natin sa Bible at bibilangin natin kung ilang beses ito nabanggit, yung numerong 7, ito ay aabot ng 7,700. Ang 7, sumisimbolo ito ng perfection o kaya man completion. Pwede ring healing at fulfillment ng promises. So yan yung ibig sabihin pag sinabing 7. Pero dito sa tatalakayin natin ngayon, tingnan natin yung 7 last word ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba yung ibig sabihin nito? Simulan natin yung unang sinabi niya. Luke chapter 23 verse 34. And Jesus said, "Father, forgive them for they don't know what they do." And they cast lots to divide his garments. Nung ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, napapaligiran siya ng mga tao ng makasalanan. Isa na dyan yung mga kawal na nagpalabunutan, na nagsugal sila para sa damit ng Panginoong Hesukristo. Yung mga kriminal na nasa tabi ng Panginoong Diyos. Yung mga religious leader na naandun na pinagtatawanan siya. Yung mga tao na naandun na nilabastangan siya. Yung mga kawal na Romano na pumako sa kanya, nagpahirap sa kanya. So habang nakapako siya doon, nakapaligid yung mga tao na makasalanan at makikita natin hindi karapat-dapat. Halimbawa na lang, kayo yung nasa kalagayan ni Jesus Christ. At yung mga kaaway mo na andyan sa harap mo, yung mga basher mo, yung mga galit sa'yo, yung mga pinagtatawanan ka, yung mga nagpapahirap sa'yo, isipin mo na andyan lahat sa harap mo. Anong masasabi mo sa kanila? Baka yung iba sa inyo, mag-init yung ulo sa galit. Baka yung iba sa inyo kung ano yung sabihin sa kanila na hindi magaganda. Pero dito nakita natin yung Panginoong Hesus, nakita mo yung compassion niya, yung pagmamahal niya sa mga tao sa kabila ng ginawa sa kanya. Nakita natin, binigkas niya ito, na andun pa rin yung kapatawaran, na kahit na sinaktan siya ng mga tao, na kahit na pinagtawanan siya ng mga tao, na kahit na kung ano-anong ginawa sa kanya ng mga tao na nasa paligid niya, sinabi niya pa rin na, "Lord, patawarin mo itong mga tao na ito dahil hindi nila alam yung ginagawa nila." Ganyang kabuti at ganyang kamahal ng Panginoong Diyos ang mga tao. Pangalawa, Luke chapter 23 verse 43, and he said to him, "Truly, I say to you, today you will be with me in paradise." Sinabi niya ito doon sa kriminal na nasa tabi niya na nagtiwala at naniwala sa Panginoong Hesukristo. At yung binabanggit dito ni Jesus na paradise at paraiso, ito yung langit. Sa sinabi niyang ito, sinasabi ng Panginoong Hesukristo na kahit kriminal ka, na kahit ganyan yung lagay mo, basta nanampalataya ka sa kanya, isasama ka niya sa paraiso. So ibig sabihin dito, it's not about your past mistake, your past failure, your past sin, or kung ano-ano man yan. It's all about your faith in Jesus Christ. Dahil tayo naligtas po tayo by grace, through faith in Jesus Christ. So dito pinapakita yung biyaya ng Panginoong Hesus. Pinapakita dito na tayo ay maliligtas sa pamamagitan lamang ni Hesukristo, na siya lamang yung daan patungo doon sa langit. Pansinin nyo, hindi pa namamatay itong kriminal, pero alam niya na kung saan siya mapupunta. Dahil si Jesus mismo nagsabi, "Today you will be with me in paradise." At ganyan din sa mga nanampalataya sa kanya. Kung nanampalataya ka kay Hesukristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, sinuko mo yung sarili mo sa kanya, at tinalakuran yung kasalanan mo, meron kang assurance at sinasabi ng Panginoong Diyos sa'yo, sa langit ka mapupunta. Hindi mo na kailangan hintayin yung kamatayan at doon mo palang malalaman kung saan ka mapupunta. Dahil ito, tulad nitong kriminal na to na nagtiwala sa Panginoon, sumampalataya sa kanya, sinama ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya dito pinapakita, hindi ka maliligtas ng iyong gawa. Maliligtas ka lang sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Hesukristo. Pangatlo, John chapter 19 verse 26 to 27, when Jesus saw his mother and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her to his own home.
Nung time na nakapako si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, marami sa mga disipula ang nag-alisa na, kahiwa-hiwalay na at nagkanya-kanya na, kumbaga nagkalimutan na. Ang natira lang na naandun ay si John the Beloved. Siya lang yung naandun nung si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At yung lahat ng iba pang disciple, wala na po doon. So magkasama nun si John at si Mary. Pinagkatiwala ni Jesus kay John ang kanyang mother. So dito pinapakita ni Jesus na naandun pa rin yung concern niya sa kanyang mother. At kung napansin nyo doon, nasaan si Joseph noong mga time na yon? O yung tatay ni Jesus? Kasi pinagkatiwala ni Jesus kay John eh. Hindi pa pwedeng kay Joseph. So nasaan si Joseph? So huli nating nakita or narinig na nabanggit si Joseph o yung tatay ni Jesus nung bata pa si Jesus. Pero nung nag-ministry na si Jesus at hanggang sa kanyang kamatayan, hindi na natin siya nakita. Nawala na siya sa eksena. Maraming mga Bible scholar ang naniniwala na si Joseph ay namatay na. Pang-apat, Matthew chapter 27 verse 47, "And about that night hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me?" So dito, pinapakita lang ni Jesus, kaya niya sinabi to para yung fulfillment sa Psalm 22 verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning?" So napansin niyo doon sa Psalm 22 verse 1, parehong-pareho kung ano yung sinabi ni Jesus doon sa nasulat sa Psalm 22 verse 21. So it's about the fulfillment of the prophecy. Dito makikita natin, totoo yung mga propesiya. Dito makikita natin, totoo yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. At yung plano ng Panginoong Diyos ay matutuloy at matutuloy. Pangima, John chapter 19 verse 28, "After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst." So nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo na nauuhaw siya, binigyan naman siya ng mga Romano or yung mga kawal ng maiinom na nilagay doon sa sponge at sinausaw sa vinegar at dinampi sa labi ng Panginoon. So dito makikita natin mga kapatid na si Jesus ay tao. Siya ay nauuhaw. Sa mga naranasan niya, sa mga dugong nawala sa kanya, sa pagod niya, syempre bilang tao, mararanasan niya na siya ay mauuhaw. Also, fulfillment din ito ng prophecy. Sa Psalm 22 verse 15, "My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death." Pang-anim, John chapter 19 verse 30, "When Jesus had received the sour wine, he said, 'It is finished.' And he bowed his head and gave up his spirit." It is finished. Sa Greek, tetelestai, na ang ibig sabihin, paid in full. Nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, dineklara niya na natapos na ang kanyang misyon dito sa lupa. At tinubos niya na yung mga kasalanan ng mga tao. Pero hindi nangangahulugan na tapos na lahat ng kilos ng Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang ibig sabihin lang dito, babalik na si Jesus doon sa Ama. At yung sinabi niya ito, nangangahulugan, natapos na rin yung mga paghahandog na ginagawa ng Old Testament ng mga hayop at yung mga dugo na inaalay nila para sa kapatawaran ng kasalanan. Dito, si Jesus na yung naging ultimate sacrifice, once and for all, para na po sa lahat to. Tapos na lahat ng yan, tinapos nila na. Kumbaga, ito na yung completion. Sinabi ko nga sa inyo, 7 is about completion and perfection and healing and also the fulfillment of the promises. So dito natin nakikita na ito ay naganap nga nung sinabi ng Panginoong Jesus na it is finished. Pang-pito at panghuli, Luke chapter 23 verse 46. "Then Jesus, calling out with loud voice, said, 'Father, into your hands I commit my spirit.' And having said this, he breathed his last." Dito, nakita natin, it's all about spirit, na handa niyang ibigay na yung kanyang espiritu sa Ama. Kumbaga nandun pa rin yung submission, na kahit sa huling hininga ng kanyang buhay, sa Ama pa rin siya nagsasubmit or sumusunod. At pinapakita rin dito na yes, tapos na, mapupunta na siya sa libingan, pero yung espiritu niya, mapupunta doon sa langit. Pinapakita dito na meron na buhay pagkatapos ng kamatayan. At yung espiritu natin na nasa Diyos, tulad ng Panginoong Jesucristo, ito rin ay mapupunta doon sa langit, sa piling ng Ama. So yun nakita natin sa simpleng paraan kung ano yung ibig sabihin ng seven last word o yung huling mga salita na binanggit ng Panginoong Jesus bago siya mamatay. Tandaan natin, hindi yun yung last word actually. Pagkatapos ng kamatayan, nabuhay pa na magmuli ang Panginoong Jesucristo. At yan yung tatalakayan sa susunod na video
kung talaga bang nabuhay ang Panginoong Hesukristo magmuli. So yun po, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Sana po huwag po kayo magsawa na sumuporta at manood ng mga videos po na ginagawa natin. Palagi po kayo lagi ng Panginoon. Mag-iingat kayo palagi. See you. Peace.